Magandang araw po sa bawat isa. Pamping kalaman sa kasulatan. Ang inyo pong nakikita ngayon sa inyong my screen ay yung pong ating abakada. Hindi niyo po ba napapansin na ito ay defaulted sa A? Tinapunin niyo, pagka binasa natin, ano, abakadagahalamananga para sa tawanya. Meron po ba kayong letra na hindi nakikita na gamit natin sa panahon natin ngayon? Meron po ba o wala? Meron. Hindi ba? O yung I, wala ho dyan. Yung J, wala ho dyan. O yung U, wala ho dyan. O, wala ho dyan. Yan ho, naka-default dyan sa A. O, at hindi lamang ho yan. Ha? Meron pang mga halimbawa, katulad ho nung Burmese. Ito ho ay naka-default din sa A. Ano ho, yan, katulad niya, no? Ka, ka, ga, ga, ka, ka, ja, ja, ha. Defaulted din sila sa A, ano. Ito naman, ganun din. Defaulted din sa A. Ta, ta, da, da, na. So, ano po ang ating pinag-aaralan sa ngayon? Kasi po, eho natin ito binigyan ng pansin dahil po doon sa pangalan ni Abayawa na hindi matanggap ng marami, ang mas natatanggap nila yung Jesus. Yung Jesus na fictitious o, sapagkat wala namang letrang J. Ito, katulad doon ito, dito sa Paleo Hebrew Sounds. Ito ho, ah, katulad nito, A, ba, ga, da, ha, wa, za, ka, ta, ya, ka, la, ma, na, sa, ai, pa, za, ka, ra, sya, ta. Napansin niyo, walang J. Di ba? Saan nasan ngayong Jesus na Muslim, gumagamit ng Jesus? Ha? Ang lahat ng mga tinatawag na mga Kristiyano, gumagamit ng pangalang Jesus. Born again, Baptist, o yung kay Kibulo, yung kay Soriano, kay Villanueva. O lahat ng mga malalaking reliyon. Di ba? Jesus. J. Wala tayong nabasa. Ibig sabihin lamang, yung pong Jesus fictitious, pati ho yung Allah, at pati ho yung Jehovah. Fictitious na po yan. Hindi yan yung ginamit na wika sa panahon ng lalumang tipan at maging doon sa unang siglo. No? And, so, dito nakilala natin yung pangalan ni Abayawa. Sa pamamagitan ng ano? Yung unang letra. Diyo ba? Ito ho yung unang letra na ya. Ito ho. And then sumunod ho itong ha. And then sumunod ho itong wa. Wala hong di ha. Yung di as a modern. Ito ho ay yung ancient Paleo Hebrew sounds. And then yung last na ha. So bakit ho? Dapat ang basa niyan eh. Yahawaha. Eh bakit ho naging Yahawa? Silent A. Pag sa ganyan nung pagtatapos, ay nagiging silent na yung A. Kaya ang basa ho dyan is Yahawa. O yan ho, defaulted dyan sa A. Katulad na katulad nung ating abakada. Ano ho? Ulitin ko. Ayun ano? Paliwanag ho ah. Bakit hindi yung matanggap ng marami? Marahil ho,
yung hindi pinapaunawaan ni Abay Hawa hinggil doon sa kanyang pangalan, kaya hindi matanggap. Yun lang po siguro ang pinaka masasabi natin na tama, hindi nila matanggap yan sapagkat hindi sila pinaunawaan, hindi ho sila tinuruan, hindi ho sila binuksan. Oh. E samantalang tayo, may sariling alpabeto, natatanggap natin na ito defaulted sa A. Samantalang ito na Palyo, Hebrew, defaulted din sa A, hindi matanggap ng mga. Wala ko tayong magagawa. Ano? Yan. Lobby po ni Abay Hawa, yun naman po ang lagi nating panalangin na ay bagay, nasa kanyang jurisdiction o yun, wala sa atin. Kung tatawagin ka, siya ang nakakaalam. Kung hindi naman, siya rin nakakaalam. Ano po? Kaunting kalaman sa kasulatan. Maraming salamat. Magandang araw po sa bawat isa.